Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos at sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio ang mga biyayang ating ipinapanalangin ngayon. Mga biyayang inihiling, lalong higit, ang kagalingan sa ating mga karamdaman. At upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang, ating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang kami bigyan ng ibayong panalalig sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, pakundangan sa pagsunod namin sa iyong mga martir na dinarakila ng gayon na lamang anupat dugo nila nilay natigis. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, ang mga apostol ay sinisiyasat ang pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan. Wika niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang iba pang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanang bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig na lang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas.
Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Panginoon ay aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon, hanaping masikap, iyong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Nililipol niya iyong masasama, hanggat sa mapawi sa isip ng madla, agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo, ang taong matuwid masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya inyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa. At nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. At muli, lagi kayong welcome sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, at nawa, laging kasama ng bawat intensyon na naririto, nawa, baunin ninyo ang mga pagpapala at biyaya ni Santo Padre Pio sa inyong pag-uwi, sa inyong mga tahanan. Kapag ang isang tao ay nagdadasal, bagamat yan ay ang ating obligasyon bilang isang Kristiyano, utik-utik, sa kaibuturan ng kanyang puso, dahil sa kanyang pagtawag sa Diyos, nagkakaroon siya ng takot sa Panginoon. Yung takot na hindi
natatakot na pag siya'y namatay ay siya'y maimpyerno, kundi yung takot dahil siya'y dakila at makapangyarihan. Utik-utik sa kanyang kaibuturan ng puso, habang siya'y lumalalim sa kanyang pakikipag-ugnayan bilang isang Kristiyano, siya'y utik-utik ding sumusunod sa kanyang mga utos. No? Utik-utik, dahan-dahan, siya'y nakakasunod sapagkat naroon nga yung kanyang takot sa Diyos. Kaya siya'y sumusunod sa 10 utos ng Diyos, sa batas ng Diyos, dahil may takot. At sa kanyang pagsunod sa Panginoong Diyos, utik-utik din lumalalim ang kanyang pagtitiwala. No? Ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Na pag ako'y sumunod sa Panginoong Diyos, alam niya may biyayang ipagkakaloob sa kanya. At paglipas pa rin ng maraming panahon sa kanyang buhay, habang lumalalim ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, lumalalim din ang kanyang pagkakilala at pagmamahal sa Panginoong Diyos. Yan ang isang Kristiyano, no? Tayo'y lumalalim sa ating pag-ibig sa Diyos sa pagpasimula pa lamang pag tayo'y nagdadasal, no? Tayo'y lumalalim sa ating pagmamahal, yung pagbibigay ng buong sarili mo sa ating Panginoon. At yung inyong tatanungin ang iyong sarili ngayon, ano nang abot ng iyong pagtitiwala sa Diyos? Gaano nakalalim ang iyong pagmamahal sa Kanya? Kung iyong susuriin at pagninilayan ang takbo ng iyong buhay ngayon, hanggang saan ang iyong pagtitiwala, pananampalataya, pagmamahal sa Diyos? No? Kaya nga sabi ni Jesus, ano? Sabi niya, ang hindi naniniwala sa Kanya ay nananatili sa Kanya ang poot ng Diyos. Kaya kapag ang isang tao ay hindi nanalig, nagtiwala sa Diyos, pinili na niya ang parusa ng Diyos. Ginusto na niya. No? Kapag ikaw ay hindi nananalig sa Diyos, yung hindi mo pagsampalataya, yung hindi mo paniniwala sa Kanya, yung hindi mo pagmamahal sa Diyos, ikaw na mismo ang humatol sa iyong sarili. Ikaw na mismo din ang humusga sa iyong sarili. Sabihin, kung bakit ka nagdurusa at naghihirap, sariling desisyon mo yan. Yan ay bunga ng paglayo sa Diyos. No? Kaya mga minamahal na mga kapatid, ang pagmamahal ay laging pagdesisyong na ibigin ang Diyos. No? Araw-araw sa ating buhay. Kaya kapag laging, sabi ko nga po kahapon, ang una kong tanong, mahalaga pa ba sa iyo ang eternal life, ang buhay na walang hanggan? No? Maraming tao ang walang pakialam do sa kanyang sasapitin niya kapag siya'y natapos ang kanyang buhay sa mundong ito. Sasabihin ng tao, bahala na ang Diyos. Pero, depende yan kung papaano ka namuhay sa mundong ito. Kung pinili mo ang Diyos. Sabi ko nga po, yung bang pinagkakaabalahan mo ngayon, yung pinagkakabisihan mo ngayon, yan ba'y magdadala sa iyo sa Diyos? O kaya'y yan kaya'y hahatol sa iyo balang araw? Kaya tingnan ninyo ang mga alagaan. Sa unang pagbasa, ang lakas ng kanilang loob mangaral sa katotohanan. Hindi sila natatakot mamatay. Samantalang tayo, sa panahon ngayon, maraming tao ang namumuhay sa kasinungalingan. Maraming tao ang sinungaling.
Maraming tao ang namumuhay sa dilim, ayaw sa liwanag, no? Sapagkat yan ang takbo ng mundo ngayon. Pero, pagkaya ng iyong buhay, ibig sabihin, pinili mo na ang puot ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ng iyong sambayanan. Ngayong ang mga martir na sina San Stanislao ay ginugunita, ang paghahaing ito na nagpalakas sa kanilang loob sa gitna ng tiisin ay magdulot nawa ng katagang harapin namin ang mga suliranin. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Stanislao ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Yesu Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaysa ng sambayan mong dito ay nagtitipon. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati ni Ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaluluwa at katawan ng
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Iwan karapat dapat kami maglalakbay, tanggapin mo ang aming payak na alay. Sa panalangin ng aming reyna at inay, dalhin kami kay Jesus ang tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong ginugurita ang iyong mga martir, ang iyong martir na si San Stanislaw. Kami nakinabang sa banal na katawan at tugo ng anak mo ay nakikiusap na pagbigyan mo sa kahilingang ito. Kami naway makapanatiling matapat na nagmamahal, namumuhay at kumikilos dahil sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po sandali. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nagaanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pag-apala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.